mga kapower, welcome back to my YouTube channel. Ang ituturo ko pala ngayon ay gagawa tayo ng star stop with completos recados, control and power circuit, at saka magtitesting na rin tayo ng 3-phase motor. So, saka magtuturo na rin ako ng mga, bibigyan ako ng mga ideas or technique para mabilis kayong matuto gumawa ng control. So guys, abangan nyo guys. So bago mulan, ang aking gagawin ngayon, subscribe ang aking YouTube channel at saka pindot na rin ang notification bell para ma-update kayo pag mayroon akong gagawin susunod na tutorial videos. So maraming salamat guys. Simulan na natin. Rock and roll. Ito na guys, sisimulan na natin ang paggawa ng start stop. So bago tayo dumako sa pag-wire o paggawa ng control, may apat na dapat tandaan pag gagawa ka ng control. So ang una ay kailangan alam mo lahat ang materials na gagamitin mo. Pangalawa, alamin ang mga symbols ng lahat ng components. Number 3, paano gumuhit ng schematic diagram. Number 4, wiring, kung paano mag-actual wiring. Ang materials, siyempre ang gagawin natin ay start-stop. Kailangan mo ng 3-piece breaker para sa power at isang single-piece breaker para sa control at dalawang push button para sa start at saka stop. Tatlong pilot lamp para sa power, run, at saka trip. So, ayan, may mga kulay na rin. Number 2, kailangan alamin mo lahat ng symbols, lahat ng component na gagamitin mo. So, ayan, symbol. Ayan, number 1, symbol ng 3-piece breaker. Number 2, symbol na single-piece breaker. Number 3, symbol ng stop button, at saka start button. Number 4, symbol ng indicator lock, magnetic contactor with overload, yan ang symbol niya. At saka ito, kontak, saka ng kontak kasi may nag-wiring time, minsan nagpapatong. So, dyan mo ma-identify kung nakakontak yung dalawang wires. So, guys, ito, tandaan nyo ito guys, kasi ito yung pinaka alos importante sa paggagawa ka ng control. Ito na yung technique na gusto ko ibigay sa inyo na kailangan pag-aralan nyo ito para mas mapadali kayo gumawa ng control. Maraming salamat. So, ang susunod ko rito, so maguguhit ako ng schematic diagram. Okay, guys. Sama ito, line 1, ito, line 2, ito, line 3. So, ito yung gagamitin natin pag-connection ng motor. Kasi 6 leads to eh. Ayan guys, tapos na yung paggawa ng schematic diagram. So, power at saka control circuit. So, ito yung susundan natin pag-wiring dun lang. So guys, magsisimula na tayo mag-wiring, actual wiring. So, mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. At saka pakipost na rin po ng notification bell para pag may bago akong tutorial videos ay ma-update kayo. Maraming salamat po.
Gagawin na po natin yung wiring. So, lagyan natin ng mga name. Ito yung control. Control breaker. Para so ma-identify. Ito yung power. Breaker. So, ito yung stop. Ito yung start. So ito, i-test muna natin ito, hindi siya gamit. Dito naman sa ilaw, so ito, gawin nating power. So kailangan pag may power, ilaw na siya. Ito run, kailangan pag tumakbo yung motor, ilaw rin siya. Ito trip, or fault. Pag tumigil ang motor, may problema, ilaw to. So ito yung magiging contactor, o ilagay na lang natin ang pin C1. Ito yung overload. So kompleto na tayo guys. Simulan na natin ang wiring. So din nyo makikita yung diagram ko. So paano ba yung gagawin dito. Sana nakikita nyo rin sana. So sundan nyo na lang. Kahit hindi nyo makita itong diagram, siguro kaya nyo na sundan. So gagawin na natin. So ito yung power, control power. So line 1. Line 1. Button. So paano kaya ipapakita sa inyo to? Yan. So ito line 1. Line 1, line 2. So ito line 1 papunta dito sa stop button tapos pumunta ng start button. So dito na tayo. Papasok na natin dito. Dapat andito to, kaya lang wala eh. Low-tech pa tayo pero sa susunod guys. Okay, yan na. Tapos, pagaling na stop button, pumunta naman siya sa start button. Okay. Sundan nyo na lang guys. Galing dito, pumunta sa stop button, tapos pumunta siya sa start button. So, paglabas niya sa ng start button, papunta na siya sa A1 or MC1 coil. Ayan. MC1 coil. So, guys, para kahit paano, makikinggin nyo rin. Ayan, talaga hindi ko ito ipapas forward. So, dito na tayo, guys. Galing ng line 1, stop button. Paglabas siya, pumunta ng start button. Paglabas siya, pumunta dito. So, ikutin lang natin to guys para mas madali. Ganyan talaga mas magandali. Pag gumagawa ka ng control, tapusin mo yung isang loop ng cycle ng circuit. Isang circuit yan. Pag nag, guys, so, dito na tayo. Paglabas natin, overload, babalik na tayo doon. Okay. Ayan. Lumapas na rito yung pinaka-coil niya. Tapos pumunta siya ng overload, normally close. Pabalik na siya ng line ko. So, kumpleto na yung circuito niya. Kumpleto na yung circuito. Guys, kumpleto na yung circuito. So, malinaw. Pwede nyo yung screenshot, pwede nyo yung sundan. Mas mabilis. Tapos ito, tapos na tayo dito. Breaker, control breaker, yan. Umiikot na tayo. Nagawa na natin ito, guys. So, ang gagawin natin para makomplete yung start stop, so gawin natin tong ito yung tinatawag na holding contact. Holding contact, yung contact na to is nanggaling sa MC1 din. MC1. Ito yung tinatawag na auxiliary contact. Auxiliary. Pasok na yan. Auxiliary contact. Ito din may magiging holding contact nito. So, ito yung gagawin natin. Ang gagawin lang para mas hindi natin isa-shortcut, ipaparallel natin sa contact ng start button. Kukuha tayo ng isang normally open. So, ito normally open to sa ilalim. Parallel natin. So, ipaparallel ko dito sa start button. Okay. Ito pupunta sa auxiliary contact ng MC1.
So normally open. Yung guys, oh, sa start button, so gagawin natin ito. Uy. Saka ito, ipaparallel natin. So dito rin pa nito. Punta. Ito na yung holding contact o auxiliary contact ng MC1. So complete na. Okay. Ito guys, tapos na to. Dito naman tayo sa mga indicator. Tapusin natin indicator. 4 indicator lang kailangan natin para mapagana natin itong buong control circuit. And power or nakaparallel lang siya dito. Na pag energies ng control, magkaroon siya ng power, kailangan umilaw na siya. Hindi natin parallel dito para magkaroon na siya ng power. Ito yung pinaka-common, common ng load, common ng ilaw. So ito, hindi na natin ang discard kapag common, hindi na natin siya i-jumper sa lahat na common load. Common. So ito, hindi ko ito papas forward, talagang maganda, kahit matagal itong videos ko, nalamnamin nyo talaga ito kasi ito yung tinuturo ko sa inyo. Ito yung dapat malaman nyo. So common, hindi natin i-jumper na rin dito para magkaroon na ng common lahat ng ilaw. Okay, yan. Common yan, common. Tapos dito rin. Okay, lato siya, may power na siya. Go na to, ito na lang run at saka trip. So ang gagawin, pag sa run, ang run, kailangan duman siya sa auxiliary contact normally open ng MC1. Ito yung MC1. Ako, nakalimutan pa, MC1 contact. Auxiliary yan. Auxiliary. Ito. Overload to. Overload. Yan. Contact. Contact. Dito natin. Normally. Open. Ay, normally open. Dito naman. Is normally open. So, dito na. Dito na yan guys. So ito na muna. Gagawin natin yung run. Indicator. Ito, run indicator. So, kailangan, ito, may isa pa tayong auxiliary contact dito. Kailangan lang natin ng power. So, ito wala. Ito wala, pwede dapat ito kumuha. Okay. So, kuha na lang ulit tayo dito. Kaya pa naman. Pwede naman dito. So, abot naman. Ito na lang tayo kumuha. So, discard team nyo na lang kung sakay kukuha ng buong power pa. Na wala pang dinaanan na sertito. Ibig sabihin, hindi pa siya, wala pa sa dinaanan na sertito. Galing pa siya sa breaker power. Ang kailangan natin. Okay. Tapos, pupunta siya dito sa auxiliary contact. Auxiliary contact na, ayan. So, kailangan na lang natin yung ito, power, pupunta sa run, tractor. So, ayan. Dito na yung circuito niya, sa run. Wala na lang yung trip. Okay. So, kailangan natin ito, power na to, pili tayong kumuha rito para magkaroon ng supply dito sa trip niya. Supply. So, pili tayong kumuha dito. Magkaroon siya ng common power supply. Ayaw, common load supply. Load supply, yeah. Power load supply. Dito, sa pinakailalim. Okay. Yung labas niya, yung out niya, pupunta na rito. Okay. Normally, open. Kasi pag normally open, kasi naka, normally close yung contact ng contactor,
yung normally open, pag nag-trip to or nagkaroon ng problema, magko-close siya. So ilaw to, patay yung system. Okay? So guys, tingin ko okay na yan. Nasundan nyo ba? Titesting natin. So walang cut dyan. Kung may problema sa sabok. So, tingnan natin kung okay naman yung gawa natin. At pag unatin nito, ilaw kagad to. Power. Okay, umilaw siya. Sabi na okay siya, may power kagad. So, ito yung stop button. Ito yung start button. So, pwede natin siyang i-start. Pag in-start natin, gagana to. Ilaw to. So, start natin. Hop, gumana. Okay. So, yan. Okay na siya. Yun, patay. Start. Patay. Start. Patay. Start. Patay. Start. So, gana siya, ilaw. So, gagawin natin. Pag-aganahin natin yung overload relay. So, pag pinagana natin ang overload relay, so, kailangan mamatay ito, mag-energize ito, mamatay pala ito, at saka mamatay ito, tapos ilaw ito. So, ayan, relay. Makita dyan, ayan. So, sundot ito, imamanual ko ang trip ko. So, ayan. Anong nangyari, ngayon, patay ito, ilaw ito, ibig sabihin, may problema yung control circuit natin. So, kailangan natin mag-troubleshoot ngayon. Kaya, kasi ang mangyari, kahit iyon mo ito, hindi gagana yan. Kahit on mo to, hindi gagana. Kahit on mo to, hindi gagana. Walang gagana dyan. Kahit patay mo pa ang breaker, pag on mo, yan pa rin ilaw. So, ibig sabihin, may problema tayo na kailangan natin hanapin. So, mag-trip. Ibig sabihin, overload, hanapin natin. Ayun, nag-trip. O, i-reset natin. At what? Reset natin. O, nawala na. Ibig sabihin, ready to energize na siya ulit. Start natin. Okay na ulit. Trip natin. Kahit yun, gagana. Tapos, yan. Tapos, reset ulit natin. Start. So mga kapower, tapos ay yung control circuit natin. So ang isusunod natin dito is power circuit. So mga kapower, okay, gawin na natin yung power circuit. Matatakbin natin itong motor, 6 leads to. So ang gagamitin natin is delta connection. So, naka-delta connection na rin siya. So, wala na tayo babaguhin. Delta connection, ibig sabihin, ito, 6 leads. Kaya, pag 220, is delta connection. Yan, delta connection. So, dati, surat, para masundan, 4, 5, 6. So, ang pagsasamahin natin, yung 6-1, 6-1, at saka line 1, 2 at saka 4, line 2, 3 at saka 5, is line 3. So, yan. Yan ang connection natin kasi 6 lead siya, pero at least, nakaabang na rin siya. Ito, line 1, pumasok na lane 1 na magnetic contactor or T1. Ayan. Tapos, lumalang overload. Ayan. Friction na siya. Pumasok dito. Ito na yung labas niya. Tanggalin natin ito. Ito na yung labas niya. So, papasok na siya sa motor. Ito, lane 1. W1, B2. So, ayan. Dito kasi motor to, wala mong dito natin kasi. Ayan. Ito may isa. Line 2. Punta sa line 2 ng magiging contactor. Tapos lumabas sa magneto kong factor na T1. Ayan, pumasok sa overload. So, dumilit siya sa 2 and 4. Or B1, U2. Ng motor. Okay.
Sunod natin, line 3. Dito ko takto, line 3 here. Line 3, papunta sa line 3 na magbiti kong takto. Ayan. Ayun. Tapos yun, lumapas, hindi. Okay. Tari ito, line 3, the 3-5. Guys, complete na yung power circuit niya. So may tester tayo dito, titester natin yung motor. Kung mayroon yan, pinwiti at magkaroon siya set yung motor lautero siya yan yung po yung pwero lukupan to eh yung speed yan okay na. Tingnan natin kung may power. I-supply natin. Ayan. Nice. Buntayin natin. It's 235. Line 1, line 2. Line 1, line 3. 235. Line 2, line 3. 237. So, okay. Kompleto yung buntayin natin. So, pwede na natin siya guys. Patakbuhin. Mga ka-power. Hindi na siya patakbuhin. So, dito pa dyan. Mga ka-power. Okay, so doon na natin itong control breaker. So may power na siya, upon natin itong power breaker. So yan, ready to run, kailangan, pag nira natin, energize to, tatakbo to, ilaw yun. Tatlo yung gagana. Energize to, gagana to, gagana to. So pag gumana to, magkukontak yung main contact ng contactor. So, papasok dito yung voltahe. So, under dapat to. So, guys, tingnan natin. Pag sumabog to, hindi mali. Ayun. Ah, okay na. Yan, o. Oh. Umikot, nag-energize, umilaw. O. Oh. Kunan natin ang amperahe. So, mababa lang naman to. Amperahe. Yan, 1.6 amperes. Line 3. Line 2. 1.8. Line 1. 1.9, so okay lang siya, maliit lang yung tumutun. Yan, umiikot na siya. So, gagawin natin ngayon, ititrip natin, kung mamamatay yung motor, at saka mamamatay yung contactor, mamamatay din yung run indicator. So guys, ito na, natin. So, patay, buhay, patay, patay. Ibig sabihin, okay. Kumpleto na guys yung pa natin, start, stop, power and control circuit, kompleto yan. Pati motor, mayroon tayo. So, ito na guys. Kompleto siya guys. So, gawin natin. I-reset natin. I-restart ulit natin. Oh. Stop natin. So guys, okay na.